someone like. Gusto ko nang bumalik sa normal ang buhay ko. Para sa asawa ko. Para sa magiging anak namin. Magpagaling ka muna. At kapag magaling ka na, magpalakas ka. Malaki ang tiwala ko sa kakayahan mo. But I don't think sheer guts can get you through this. Kailangan mong maghanda. Go! Ain yung kinuni siya, Sharan. Shukran, Habibi. Belue, again. Reset. Salamat ako para sa lahat ng ginagawa niyo para sa akin. Para sa lahat. Nararamdaman ko kahit papano. Kahit pumalayo sa mga mahal ko sa buhay, may nag-aalaga sa akin na parang isang nanay. Ma'am, kayo yun. Kaya sobrang salamat ako. Sobra. Naghahanap kami ng ganitong klaseng diamonds. Handa magbayad ang kliyente ko kahit magkano. Pwede ba makita ka nung klaseng diamond na hanap? Bibili kami ng 10 piraso. Ngayon din. Maganda at malaki ang diamond na to, ah. Mukhang galing mismo sa source. Pero wala kaming ganito kalaki dito. For your time. Sa Sierra Leone, may pinakakilalang minahan ng mga ganyan kalalaking diamante. Sa Africa yon. We have my diamond! May alam akong source dito. Shukran. Bianca, gusto mo ba ng mangga? Sige, paborito ko yan. Okay. Iwan mo na kita sandali, ha? Sa itsura mo ang nag-view diet. I'm sorry. Ay. Baka alam mo naman kung sino tatawagan mo, di ba? Kung kailangan mo ng tulong sa magiging anak mo. Alam ko naman, mahirap magpalaki ng bata na walang ama. Carlos, pwede ba? Ano? Hindi ako hingi ng tulong sa'yo. At pwede ba, huwag mo sasabihin na biyuda ako dahil hindi patay ang asawa ko. Nawawala lang siya. Wala pa silang naiaharap na bangkay sa akin. Kaya naniniwala ako, buhay si Gabriel. Buhay ang asawa ko. Buhay si Gabriel? Ang ibig ko sabihin, baka tama yung kutob ko. Napuhay pa si Gabriel. Imposible yun, anak eh. Eh, paliwanag mo nga sa akin kung ano nakita mo. Yun na nga eh. Baka namamalik mata ako eh. Pinigit na pikit kayo mata ko eh. Maraming beses kung pinigit yung mata ko. Anak, daming beses. Pati pagbilad ko. Hindi tayo pwede maging kampante. Kung buhay talaga siya, maniwala ka sa akin, babalikan tayong dalawa nun. Anong gagawin natin? Kailangan natin ng alas. Kailangan may pinanghahawakan tayo. Kung sakali buhay pa si Gabriel, hindi niya tayo pwedeng kalawin. Ano ang alas siya? Hindi ano. Sino? Nahanap ko na kung saan nagtatago yung sindikatong dumukot sa akin. Paano mo sila natuntun? Nahanap namin yung asset nila sa black market. Nagkunwaring bibili ako ng diamante. Kaya nakapasok kami sa pinagtataguan nila. I told you to be careful. Opo, Dad. Alam ko. Nag-ingat naman ako eh. At hindi naman nila ako nakilala. Where is this hideout?
sa Pasayo. Mahirap hanapin. Pero yung building ng sindikato, makikita agad. Dahil tinatawag silang Black Diamond Syndicate sa black market. Bawal kayo rito. May kinalaman ng mga taong yan sa pagpatay sa anak ko. Kami na pong bahala, sir. Babalitaan namin kayo. Move! I will get you. Ang totoo kasi niyan, pumunta ako dun sa luma ninyong bahay. Nabalitaan ko na nagkaroon ng barilan dun. Alala ko sa inyo, kaya kinuha ko yung number ninyo kay Rico. Kasi hindi ko kayo mahanap. Ano? Gusto mo ba dito ka muna? Eh, hindi ako matatahimik hanggat sa alam kong delikado ang buhay ninyo. At siguro naman panahon na magkalapit tayo sa isa't isa. Ano tingin mo? Eh, teka muna, apo. Sasabihin ko muna kay Bianca. Tapos eh, babalitaan kita. Oh, sige. Balitaan mo ako, Lola, ha? Asawa ko. Diba sinabi ko sa'yo, hintayin mo na yung tawag ko. Paano kung makarinig sa pag-uusap natin? Pasensya ka na, Gabriela. Pero may importante kang bagay na dapat malaman tungkol kay Lola Lydia. Ano yun? Kinukuha ni Carlos ang loob ni Lola. Ang gusto niya, doon sa kanila tumira si Lola Lydia. Asawa ko, huwag kang papayag. Huwag kang papayag. Gagamitin lang ni Carlos si Lola Ganda para balikan ako eh. Sinabi ko naman sa kanya lahat to eh, pero ayaw niya makinig sa akin. Mukhang desidido na talaga siya na sumama kay Carlos. La, hindi ko kami papayag na pasok niyo yung sarili niyo sa gulo. Delikado yun. Bianca, hindi ba napag-usapan natin to? Kaya ko lang ginagawa ito kasi para lang malayo sa peligro ang ating apo. Sa mga nangyayari ngayon, sa pagkawalaan ni Gabriel, hindi natin maiaalis na baka may kinalaman si Carlos sa mga nangyari. Sinabi niyo ba sa kanyang bagong address natin? Eh, opo. Kasi po eh, kasunduin niya ako. Ayan. Ngayon alam na ni Carlos, nasa peligro na naman ang buhay natin. Yeah. Hindi kaya ginagamit lang kayo ni Carlos? Eh, alam ko namang ginagamit lang niya ako, pero hindi ba niyo naisip na ako lang ang makakapagpabago sa kanya? Ano, Lola? Ready ka na? Yes. Tara. Carlos, pag may mangyaring masama kay Lola... Akong bahala sa kanya. Tara na. Sige. Bye-bye, Bianca. Tawagan niyo ako lahat. Oo. Bye-bye, apo. Ikaw din, mag-iingat ka. Hindi nga ako! Hindi kaya kapatid mo? May sarili rin siyang laptop at wala siyang pakialam dyan. Eh, sino nga nagbukas yung laptop ko? Sino? Si Bianca. Di ba galing siya dito? Sir Roman, Olsen. Sorry po. Ayoko pong wala ng trabaho. Madali naman akong kausap eh. Sabihin mo lang sa amin kung sino ang boss mo at kung bakit ito ginagawa. Sir Roman, nagawa ko lang po yung deliser po ng buhay. Inalok po nila ako. Kapag ginawa ko na po yun, bibigyan po nila ako ng bayad. Kaya tinanggap ko po. Sino to? Si Mr. Tan po, stockholder po ng kumpanya. You guys cause too much trouble. Olsen. Sir? Wala nang dahilan para isuspindi ka pa. Pwede ka nang bumalik sa trabaho. Isabel! Isabel, may malaking problema tayo. Carlos, ano na naman yan? Alam nila dati yung tukol sa amin ni Mr. Tan. Ano? Paano nangyari yun? Yeah, hindi ko alam, okay? Naisip ko na lang, baka mas maganda umalis muna tayo. Mag-ibang bansa muna Carlos, tayo. Carlos, saan naman tayo pupunta? It doesn't matter. Okay, importante, malayo tayo kay Dad. Carlos, paano mo
mo mababawi ang dapat sa atin kung wala tayo dito, ha? Kung aalis tayo... Bahala na! Isabel, bahala na! Ang importante, umalis tayo sa lalong madilim panahon. Ito na yung mga pinapadala ni Lola na gamit. Oh, sige. Pakilagay na lang sa kotse. Yes, sir. Kumusta ka na? Putol kasi ang usapan natin ang dumalo ko sa bahay. Kasi mukhang kailangan niyo mag-usap mag-asawa eh. At isa pa, ayokong gabihin sa daan. Alam mo na, pagkatapos na nangyari kay Gabriel. At tama ka dyan. Delikado ang panahon ngayon. Hindi mo alam, baka nasa harapan mo ng disgrasya. Wala pa yung asawa mo para protektahan ka. Malalaman ko rin kung sino yung lagi mong kasama. Nakita ko na yung tsaya ni Gabriel. Ano? Saan mo nakita? Dito sa grocery. Sinusundan mo ba siya? Uy, kapag nakita ka na magtatanong ng kaedad, mabubuko tayo parehas. Cellphone! Oo nga, di ba sabi ko sa'yo, huwag mo akong tatawagin sa totoong pangalan. Ako si Sylvia, ano ba? Syndicate is now on bail. What? Paano nangyari yun? Technicality, smuggling ang kinaso natin. Wala nang mahanap na diamonds as proof. And the marked money? Pilipino ang tumanggap. Siya ang nakakulong. Pero napiyansahan na rin nila dahil bumaba ang kaso from smuggling to money laundering. Wala nang sinasabi na may kinalaman ang African syndicate dito. Then what should we do? Ang objective naman natin ay ma-link ang pagkawala ni Gabriel sa diamonds na to. Kung pinatay nga nila si Gabriel, kailangan makita natin ang kanyang katawan para may ebidensya. Kung buhay naman si Gabriel, kailangan mahanap natin siya para maituro yung mga yan at kasuhan sila ng kidnapping at attempted murder. That's the two way we can pin them down. How did the police find us? I thought we are safe here. There is a spy here the other day. And he is the only reason I can think of now. He was sent here and gave the information to the police. Who sent that spy? The same man we've been tracking. He wants to get rid of us. That man with the police, what's his name? Tomán de la Vega, the real father of Gabriel Viloria. And he's the only one who could have done this to us. Then I want that man gone. That... Gabriel, nakalaya ang sindikato. Hindi tinanggap ang sinampan nating kasong murder. Wala tayong ebidensya na pinatay kanila. We're running out of options para mahuli ang mga yan. Hindi tayo dapat panghinaan ng loob. Kahit pa natin kalabanin yung mga sindikato na yan. Bakit ito ng tamang panahon para lumabas ako? At harapin ko na sila. Lalo ka lang pag-iinitan kapag nalaman nilang buhay ka pa. Dad, handa na ako. Handa na ako. Eh, bakit ito ng paraan para malaman natin kung paano nagsimula lahat ng to at kung bakit ako nadamay? How did you know I needed someone like you in my life? That there was an empty space in my heart. You came at